Hello guys, welcome to my channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na. Meron na naman tayong isang video kung saan ito ay isang tutorial. So sana panoorin nyo at matuto. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano gumawa ng lyric video gamit ang dalawang apps na Music Match. Ito yun. Ayan. Para makagawa tayo ng isang lyric video, tayo mismo ang gagawa. Ngayon, open natin yung Music Match. Sabi niya, open floating lyrics. Ngayon, punta tayo ng YouTube. Pili tayo ng song. Kunwari yung My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. Ayan, example lang to, pero hindi to yung i-edit natin mamaya. Ayan, papakita ko kung paano ko kinuha yung lyric. Ayan. Kapag ginamit natin yung Music Match, eto. Eto ang nangyayari. Nag-a-appear yung lyric niya mismo. Ayan. Kapag nagsimula na yung song, nagsisimula na rin yung lyrics na nag-a-appear. Yan, kaya kapag may screen video kayo, yan na lang, gamitin nyo na lang yun. Kasi itong phone ko kasi, meron siyang screen video talaga. Yan, example lang yun. Yan, nakita na natin kung paano ko ginuha yung lyrics nung isang kanta. Ngayon, punta naman tayo. Yan, pwede mo ipalaki kasi yun eh. Para kapag i-edit na mas madali na lang. Hindi ko nilagyan ng hindi ko siya nilagyan ng mahaba-habang kanta kasi baka makapirate tayo. Kaya kapag kasi kapag ano yung kanta eh talagang nag-trending noon or trending ngayon, talagang makaka-copyright tayo. Kasi nga hindi sa atin yun, hindi naman tayong gumawa nun. Ayan, nakasync siya. Ngayon kung hindi naman, pwede nyo naman i-arrange sa KineMaster. Kapag nag-edit na tayo dun. Ngayon, yan yung example ng isang kung paano magkakaroon ng lyric. Ikokopyahin natin, kumbaga. Ngayon, punta tayo sa KineMaster naman. Doon natin i-edit yung nakuha natin. Punta tayo dun sa videos, ayun, screen recordings pa lang tawag dito sa akin. Ayun, hanapin natin yung isang screen recordings na ginawa ko nun. Pero yun ay yung Surrender. Ayan siya. Buo yan na screen recording. Edit lang natin yan. Yan, kaya kapag gusto natin palakihin, yan. Pindutin lang natin yung crop. And kapag ano naman, kapag sobra yung video na na-videohan natin, syempre kailangan ganun. Para naman eksakto yung makukuha nating mga videos. Yan. Pwede natin siyang, sabi niya, i-zoom. Ayan. Sumulit yung ano naman. Yung sa beginning. Nahuli kasi. Noon ako yung nasa ano. Tanggalin natin yung part na yan. Nawala. Ang ingin ng aso namin. Wait lang. Edit lang natin. Tanggalin natin yung ano.
yung hindi kailangan. So center lang natin yung word. Arrange natin yan para sa ganun ay mag-sync sa song na gusto natin. Pilitin lang natin yung pan and zoom. Yan. Arrange natin yung ganyan. Dapat ilagay natin sa may gitna. Ay, kapag na-arrange na natin ng maayos-ayos. Pwede na nating lagyan o lapatan ng background. Mamaya papakita ko kung paano. Kailangan lang natin i-arrange ng maayos para sa ganun ay makita yung lyrics ng video. Pag naayos na natin yung lyrics na nasa gitna na siya, pwede na natin i-filter yung background. Ang ginawa ko, yun, para yung pink magiging black, o kaya, kahit anong gusto nyo. Kasi kailangan maging black kasi yun. Para sa ganun yung ilalapat natin na background, mas maganda tignan. Meron tayong isang example dito. Kunwari yun. Kawa ko ng isa. Yan. Dahil may marikit nga dyan. Kailangan kong i-crop muna. Yan. Tanggalin yun. Yun lang ang kukunin natin na background niya. And then, sabi niya, pwede natin i-darken. I-blend natin sa may ano eh. Yung para kung maganda yung tignan. Tapos, i-zoom natin. Ayan na. Then, i-stretch natin hanggang sa pinaka-una. Para sa ganun ay, yung background niya is mula umpisa. Ilapat natin yung background, kumbaga. Kahit anong background na gusto nyo, nasa sa inyo naman kung paano yan eh. Kayong bahala. Basta, ito ay example lang naman. Meron kayong mas magandang mga picture or whatsoever dyan. Yung makikita nyo, pag pinalter natin, makikita nyo iba-iba yung kulay. Nasa sa inyo na. O kaya, pindutin nyo lahat yung nandyan sa Kind Master. Pwede rin naman, kasi, ikaw naman na nag-i-edit. Kung ano yung gusto mong edit nyan, okay lang yun. Basta, ang importante makita yung lyrics ng video. Naman pag natapos na tayong mag-edit at yan na yung gusto nating background nung music video na ginawa natin, lagyan na natin ng watermark. Syempre lagyan natin yung channel natin sa YouTube. Kasi nga i-upload mo sa YouTube. Dapat walang makakuha, syempre. Lagyan natin ng watermark sa gitna, sa gilid, whatsoever, kung alin dyan ang gusto nyo. Yan. Mag-insert lang tayo ng ganyan, o kaya. I-blend lang natin anong gusto natin. Pwede rin palitan kung gaano kalaki, anong itsura nyan. Basta maging malikot lang tayo sa Kind Master. Kayang-kaya natin gawin. Yan para kapag binasa, makikita pa rin na meron yung watermark natin. Kapag nasa gitna kasi, hindi makukuha. Pag nasa gilid kasi, ititring lang yun. Nakuha na yung lyric video mo, diba? Kaya mas maganda ganyan na lang. Nasa gitna.
Pero kapag gusto niyo naman na nasa gilid, eh bahala na po kayo dun. So kapag kulang, stretch na lang natin yung watermark natin, ganun din yung background na photo na nilagay natin. Para sa ganun, sakto pa rin sa may video na ginawa natin. So ayan guys, kapag meron pa kayong ibang katanungan, just comment in my YouTube channel at ituturo ko sa inyo kung paano.